and resource persons present into this hearing. Thank you very much, sir. We have the following resource persons with resolution 913. From the DICT, we have Director Andres Castro. Castellar, NTC DICT. We also have Attorney Michael Santos. From the Commission on Human Rights, we have Director Attorney Rex Ford Guevara, Attorney Romel Tinga, and Attorney Leo Ray Valmonte. From the NAPOLCOM, we have Vice Chairperson and Executive Officer Attorney Alberto Bernardo. We have Commissioner Edilberto Leonardo. From the Philippine National Police, we have Police Major General Attorney Joker Quanso from the IAS. We have Police Colonel Jacinto Manilao Jr. We have Police Brigadier General Kenneth Lucas of PRO 4. We have Police General Luis Maria Pascual, and we have Police Colonel Roman De La Cruz. And I also received a letter, sir, from Colonel. From Colonel Villapando, sir, an excuse letter, sir, that he won't be able to attend this hearing, sir. I'll be submitting this thing, sir. From Globe Telecom, the President and Chief Executive Officer is represented by the Head of Policy Division, Mr. Ariel Tubayan, sir. With Resolution 676, we have from the Department of Interior and Local Government, USEC Oscar Valenzuela, sir. Again, the PNP is represented by the police officers, which I have mentioned a while ago, sir. From the Land Transportation Office, we have Attorney Zodge Daphne Usita. We also have from the CHR, as I mentioned a while ago, the three lawyers. From the National Bureau of Investigation, we have the medical legal, Dr. Allen Alcantara. Good afternoon, sir. We have Attorney Jonathan Atienza from the Batangas District Office. We have SRA Chris Edgardo M. Año Nuevo. SRA, sir, ano yun? Senior? Senior Agent. Okay, sir. And we have SI, Senior Investigator. Po ba yan? Special Investigator Denver Louis Cabaluna. We also have the following, sir. Mr. Rodelio Vicente, Mr. Julius Vicente, and Ms. Maricel Molisima from the case of the Vicente case. We also have here, sir, Ms. Chinchin Camilon, the sister of Ms. Camilon, Ms. Rosario Camilon, the mother, and Mr. Relmer Camilon, the father. Wala yung ompad. Nasa likod. May we request the guest, Mr. Ompad, to... Kasya pa ba? San ba sila pwede po? Pwede dito na lang siguro, no? Our guests, the Ompad family, to take their seat here. Thank you very much. That's all, sir. Thank you, Comsec. Senator Tolpo, Your Honor, you want to deliver your opening statement? Yes, Mr. Chair, please, you have the floor. Today, mapapatunayan ko na saksakan ng pagkasinungaling yung mga pulis na inakusa. If you remember, Mr. Chair, hinamo natin ng lie detector test yung mga pulis. Anong pangalan ng mga pulis na yon? Comsec?
Nasaan po yung mga pulis? This is the wala, yung Rodelio Vicente case. Saan yun sila? Bulacan. Opo. Yung tatlo po, yung una yung kalbo, tapos yung isa. Yung isa, taas mga kamay, tatlo kayo, ano? Pareho palang kalbo itong dalawa, saka isa. Upon the advice of their counsel, pumayag kayo na kayo ay magpa-lie detector test, right? Versus... Dito kayo, upo ko dito. Versus yung dalawang complainant. Dito ipapakita ko sa iyo, Mr. Chair, na walang respeto sa iyo ang mga ito bilang dating PNP chief at bilang chairman ng committee na ito, at walang respeto itong tatlo sa Senado. Ginagawa niya pong katatawanan nitong tatlo ang Senado, ang committee po ninyo, at maging kayo po, kasama na rin po ako doon. Because these two policemen were asked if they're willing to take the lie detector test to prove whether or not they're lying or telling the truth. In fact, bidigyan natin sila ng counsel. Kinausap sila. We waited for several minutes. I think even half an hour almost. And they were advised by their counsel. And then they said, yes, willing kami magpa-lie detector test to prove na kami nagsasabi ng totoo. Because meron na po akong doubt na sinungaling po itong mga ito, and later magpapakita pa ko ebidensya kung gaano kasinungaling ito, and I will show proof out of my radio program during my previous interview with them. Pumayag po yung dalawang complainant. The two complainants, Mr. Chair, na nagpa-lie detector test, pumasa po sila. Nakalagay doon na walang trace of lying, they're being truthful. Ito pong tatlo nag-decide na umatras. Ang request ko sana sa committee na ito, through you, Mr. Chair, mag-issue po sana ang committee na ito ng show cause order why they should not be cited in contempt doon sa pag-atras nila na nung una pumayag sila at pinalilitaw nila na parang ginagawa ng katatawanan tong Senado. Mr. Chair. So siguro tatanungin natin sa kanila, although I know na karapatan nila na tumanggi, pero may karapatan din po siguro ang Senado na para protektahan ang integridad ng Senate against people who will make a mockery of this committee. Patutunayan ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Wala kayong respeto sa dating chief PNP. Para kayong binibaby-baby yung bang nasa piling nyo. At modus operandi na ng tatlong, gusto ko na mapamura, Mr. Chair. Meron pa ako mga testigo na modus operandi na nitong tatlo na pumasok ng bahay ng may bahay ng walang dalang warrant base lamang sa sabi ng asset at mang aresto ng kung sino-sinong taong gusto nila. And wearing bonnets, not wearing proper uniform. Ang masama kasi nito, kinukonsinti. In fact, when I interviewed the chief of police at that time, and I think the chief of police was already relieved. And what was the name of that chief of police? Is he here? And I interviewed you the last time sa radio program ko. Sabi mo, isa ka pa, Colonel. Sabi ko, Colonel, bakit nagbubonet ang mga bata mo pag nag-raid? Kasi mainit dito sa Bulacan. Pati ako nga nagbubonet. Don't lie to me. Papakontem kita. Magsumpa ka muna rito bago mo kasagutin. Put him under oath. Pakiready comsec yung sinabi niya sa radio show ko. Pakuntem ko to kahit na colonel ka. Nakapikon na eh. Hindi po ako papayag
na for so many years, for decades, nakikita ko po kung paano apihin ng mga abusadong pulis ang mamaliit nating kababayan. Although hindi naman po lahat ng pulis abusado, I have so many friends in the PNP na napakabait, barkada ko for so many years, just like you, Mr. Chair. Pero merong ilan tulad ng mga ito na mga bulok na itlog sa PNP ang siya nagsisira sa imahe ng napakaganda na ginagawa ng kapulisan natin. Dahil sa gravity ng inyong kasalanan, yung magandang imahe na na-build ng mga kasama ninyo for so many years pinaghirapan, nawa-wipe out sa isang iglap dahil sa katarantaduhan ninyo. Now, Colonel, can we put him under oath? Yes, Kumusek. Can we administer the oath? Okay. Colonel, during the last when I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita bakit nagbubonet yung tao ninyo. Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Yes, sir. Ang tanong na bakit, sir, ay hindi ko matandaan yun, sir. Kung hindi, ang tanong mo sa akin, sir, ay tama ba na magbonet yung mga pulis mo pagka sa mag-perform ng duty o manghuli? Parang ganun, sir, yung natatandaan ko. And then sinagot ko yan, sir, ng hindi, sir. And then, sir, may pahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman provided... Stop right there. You said hindi. Pakiready yung video. Now, huli ka. You said hindi. Yes, sir. Pakiready yung video. Okay. And then, go ahead. Yes, sir. And then, sir, sabi ko, pwede din naman provided na pagdating mo sa area is magpakita ka ng mukha mo, itaas mo yung bonnet mo kung may bonnet ka at magpakilala ka as no, police sir. Officer. Yes, that was later on. Pero ang una mong sinabi, mainit kasi sa Bulacan, kaya nagbobonnet kayo, maging ikaw, nagbobonnet ka nga. Yun yung straight answer mo. And then, dumugtong ako ng tanong, saka sumagot, masama kung nakataas, akong nakababa, dapat nakataas. Dapat, Colonel, ang diretsong sagot agad mo doon, bawal ang bonnet, stop na, wala nang mainit, at ako nga nagbobonnet. Ginagawa mong kengkoy ang PNP. Do not use the word mainit, kaya ka magbobonnet. Anong kinalaman ng mainit na panahon? Wait, Colonel. Anong kinalaman ng mainit na panahon sa pagsuot ng bonnet? That's what you said. Are you deny it? Na you said na mainit? No, sir. Mayroon akong naaalala hindi, na sinabi you ko. You denying it? Na mainit, let's sir? Play the video. Oh, sabi mo mainit. Yes, sir. Mayroon, sir, akong word na mainit pero hindi ganyan ang pagkasabi ko, sir. Gusto mo i-play kong video? Hayaan niyo po muna sana ako. Hindi, gusto mo i-play kong video? Yes, sir. Pero gusto ko pong sagutin before niyo po i-play para po hindi po ako mangungopya sa video. No? Sige. Kung sinasabi niyo, sir. Noong tawagan niyo po ako, ay actually ako ay nagpunta sa isang barangay na kung saan tayo ay... Before you continue. Before you continue, sandali lang. Colonel Polonio. Sir? Hipi ka pa ngayon doon o na-relieve ka na? Sir, nakabalik po ako, sir. Saan? Sa? Sa Pandi, Bulacan, sir. Pandi, Bulacan. Yes, sir. Nakabalik ka doon ngayon? Yes, sir. As hipi? Yes, sir. Okay. Continue. Nandito bang kataas-taasan sa PNP? Bakit nakabalik tong taon to? Sinong PD? PD ng Bulacan. Sagutin mo ang tanong ni Sir Tortolpo. Bakit nyo binalik doon? Nakapag-out ka na? Out ka na? Tapos na? Okay, but continue, please. Colonel. Please. Yes, sir. Sir, ang natatandaan ko nung tanongin nyo ako tungkol dyan, kung tama ba, ay yung nga sinagot ko, sir, na hindi, sir, sabi ko. Mayroon yung word na, and then may pahabol doon, sir. Na kung saan ko sinabi na pwede naman pagpunta mo din sa area, pero pagdating mo doon sa area ay magpakilala ka as police officers at sabihin mo kung ano yung pakay mo. Nakabonet. Sir, kung nakabonet man yan, no, ako rin nung during that day po, nakabonet ako dahil sobrang init. Ngayon, alam mo na nakabonet. So tama ba yung ginawa nila mali na nakabonet sila? Kung nakataas, sir, hindi tama yun, sir. Kailangan makabonet ang ibaba mo, magpakilala ka. So okay lang magbonet, pero ibaba mo muna yung bonet. Pakita mo yung mukha mo, the whole mukha mo. So ibig sabihin, in your daily operations, dala-dala nyo inyong bonnet, eh nakakatakot kayo.
Ganun po kasi talaga yung delivery namin, yung tanong po namin na talagang nakasigitan lang po. Kasi po, ang talagang maras kilala na po kami dito sa... Sir, why did you, kahit kilalan pa kayo dyan sa lugar, why did you wear that bonnet? You should have worn that. Kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit nakabonnet? Your Honor, part lang po ng accessories ng mga riders yun. So yun, you used the word mainit. Now, Mr. Chair, tumanggi sila, first things first, yung request ko po sana, baka pwedeng mag-show cause order in committee na ito kung bakit there any objection? Hearing none, but before I roll the motion, I was given the 1 minute suspension. The meeting resumes. Mr. Chair, before I will roll that motion. We'll hold that motion in abeyance, and I will roll that motion later. Mr. Chair, I would like to congratulate those two complainants, dahil they passed the lie detector test. Ibig sabihin, lahat na mga binigay nilang statement dito from the get-go ay totoo. Simula nung pumunta sila sa radio program ko hanggang sa pagdating dito sa pangalawang hearing na ito, hindi sila nagsisinungaling, and they've been very truthful. And I congratulate you both and thank you for being truthful. Talagang maasahan kayo. Ito nga po masakit eh. Ito mga kababayan natin na maliliit, kung sino pa po yung biktima, pinasok na yung bahay na wala sa tama, walang dalang warrant. Mali yung bahay na pinasok kung talagang meron talaga silang hinahabol. Of course, papalag yung may-ari ng bahay, yun pa yung kinulong. Ang masaklap, ulitin ko ulit dito, nung yung anak susundan yung tatay niya sa presinto para kumustahin, pati yung anak ikinulong. Anong klaseng ustisya meron dito? Nang bugbog pa. Sabi ko nga, kayong tatlo, nagawa nyo yun sa bahay ng Camilon family sapagkat sila'y mahirap. Kung ginawa nyo yun sa bahay ni General Bato de la Rosa, now Senator Bato de la Rosa, baka may kalalagyan kayo. I promise you, hindi nyo kayang gawin yon sa bahay ng mga mayayaman. Hindi nyo kayang gawin yon sa mga taga Forbes Park. Or maski na sa mga wala sa village na mga bahay ng mayayaman. Hindi nyo kayang gawin yon. Look at me while I'm talking to you, please. Ikaw, just look at me. Huwag ka matakot, hindi kita kakain, hindi kumakain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobreng kaharap mo, pero pag sa akin, di ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang mga pobre. Titigan mo pa siguro hanggang sa matunaw, pero pag kaharap mo ako, takot ka. Bag buntot mo.
subukan nyo gawin yun sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa nyo yun sapagkat alam nyo walang kalaban-laban mga yan. And I have witnesses na dati nyo nang ginagawa pala yan. At kinukonsinti kayo na inyong chief of police. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng hustisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby. Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. O matatagpuan na ng patay at nagbigtikuno. Bakit ganito ang hustisya sa atin? Pag pulis, nagtatakipan, nakakalusot. Pag pobreng kababayan natin, nakukulong agad. Yung mga karapatan, tablado. Nabubugbog pa. Ngayon, nasibak nga itong si Chief of Police dahil sa mga lapses na binanggit ko, ibinalik! Siguro, Mr. Chair, patawag natin si Chief PNP sa next hearing kung pwede, Mr. Chair. Yes, we will do that, Senator Dolpo. Well, andito yung nagbalik, yung Provincial Director. Can we hear from you, Provincial Director? Bakit yung binalik? Sir, good afternoon. Naibalik namin, sir, based doon sa appreciation namin doon sa investigation that yung participation niya lang is yung sa radio interview na sinabi niya nga na nakabonet. So, with that, sir, yung appreciation namin, wala naman siyang kinalaman doon sa nangyari doon sa ground, kundi yung lang ang interview. So, binilik namin, sir. Yun lang yung recommendation namin, sir, and it was approved by the regional director, sir. Then, pwede ba natin patawag regional director? There, alam niyo yung ibig sabihin ng command responsibility, ano po? You understand that, right? Yes, sir. So, under the command of responsibility, may pananugutan ito sapagkat pinapayagan niya ang kanya mga tao na palaging pag nag-raid ng bahay ay nakasibilyan at nakabunet at walang suot na body cam. So, how's that for a command responsibility, Colonel Relly Arnedo, sir? Sir, ulitin ko, sir, yung investigation namin kasi, yung presence of the police doon sa area is to validate the information. No, sir. Pakisagot lang po. Yung tinatawag ng command responsibility, yung estilo ng kanya mga bata under his command, these three people, these three policemen, kapag nagsiserve ng warrant, nakasibilyan, nakabonet, nakachinelas. Your Honor, Senator Dolpo, hindi pa pala ito nakapag Comsec, please administer the oath. Yes, sir. Sir, kindly stand up, please. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you, sir. Please take your seat. Colonel, ulitin ko. Mga pulis ninyo, nag-raid ng bahay. Bang mga pulis doon? May lapses pa doon? Sir, kung yung pagpunta nila doon, sir, is not part on the procedure, no, yung procedure po, yung procedure na sila ay nakabonet, walang body cam, nakasibilyan, hindi man lang nakasuot ng tsapa na pulis, kahit na sabihin natin wala ng warrant, at least man lang may ID na makikita na pulis sila. Kaya nga nagkaroon ng komosyon eh, kasi akala nung mga ng Camilon family, mga akyat bahay. But anyway, so yung procedure na yon, was the procedure violated? Yes or no lang? No, sir. No, sir. The procedure wasn't violated? Yes, sir. Yes. Pwede no. Mag-raid nung walang body cam? Depende, sir, kasi hindi raid yung pinuntan, sir. Kaya mag-serve ng walang body cam, okay lang na nakabonet? Pwede, sir, kung ano, covert operation kasi yun, sir, yung ano, nakita namin dun sa report. It is not a covert operation. They are trying to serve a warrant, Colonel Arnedo. Sir, walang warrant tong pumunta sila doon, sir. Based doon sa... So, wala silang warrant? Yes, sir. Okay, bingo. Nung last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi dito na merong warrant. Now, walang warrant.
So kung walang warrant, you're saying it's a covert operation, but they're assisting, napahinga sila ng buntong hininga. Wait a minute, Colonel, let me finish. Huli ka na. Baka pati ikaw, paparelieve ko. Yes, makinig ka. Sabi mo, walang warrant. Nung last hearing, merong warrant. Makinig ka. No, Colonel. Ulitin ko, for the end time. Ngayon, lumabas sa bibig mo. Huli ka, Balbon, sabi pa nga ng mga netizen. Sabi mo, walang warrant because it was a covert operation. And sabi nila dito sa hearing, kung matatanda mo, Chief Senator Bato, may dala silang warrant and they were serving that warrant. In fact, wala silang search warrant pero meron, wag ka muna sumagot. Wala silang warrant dahil merong tipster. That's why they don't need the search warrant anymore. The warrant will suffice because, andito pa nga dito si Attorney Bernardo, because at that time, merong witness or asset na nagsasabi nandyan sa loob ang kanilang hinahanap na suspect na isa-serve nila ng warrant. Do you remember that, Attorney? Kaya nga nagkaroon tayo ng konting discussion between search warrant and warrant of arrest. Sabi nila there's a warrant of arrest but no search warrant is needed because meron nga witness na nagsasabing nandoon yung suspect. Opo, Your Honor. Narinig po na sinabi ng mga taong ito na nagsaserve sila ng warrant of arrest. Kaya ang sabi ko nga, dapat sumunod doon sa Supreme Court issuance sa dapat naka-body worn camera po. Narinig mo, Colonel Arnedo. Ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma-tugma. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel, you're a bad example of the PNP. Your Honor, Senator Tulpo, klaruin mo natin. Yes, sir. May warrant o wala? Sir, may warrant, sir. Pero yung sinasabi ko, sir, nagbabalidate nga doon sa ano, sir, yung Chief Intel, walang dalang ano doon, pero nagbabalidate nga. Pero mayroon existing warrant yung subject. Mayroon, sir. Hindi lang nabit-bit yung warrant. Yes, sir. Yun ang ibig kong sabihin, sir, na hindi lang nabit-bit yung warrant because they are validating Chief Intel po yung nandun, sir. So, klaruhin natin, covered ng warrant yung subject na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang nabit-bit yung papel. Yes, sir. Klaruhin mo magka. Kung walang warrant, dapat di kayo pumasok. Sir, actually, sir, hindi sila pumasok, sir. Sorry po, Chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistencies. I'm sorry, Chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it, parang nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warrant. Sinabi na nga mismo ni Attorney Bernardo, sabi ng mga pulis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga pulis mo nandito, dala nila yung warrant. They were there, here. Dala nila yung warrant. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo... Klaruhin ko lang, Sir Tutulpa, hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha? Kahit na mga dati ko itong mga tauhan, alam mo na, kinakita mo naman kung ako yung nagagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain na kami sa PNP, kapag nag-operate kami, lalong-lalo na pagkilala yung mga operatives, number one, we allow them to use bunet para hindi sila makilala. Pero, yun nga, pag serve na yung warrant, dapat mayroong uniform personnel na kasama. Pero yung presensya na doon para mag-confirm kung andyan o wala yung subject, wala mong problema kahit na nakahubad sila dyan, nakachinilas, kasi that's part of the intelligence operations na ginagawa ng police. Pero kailangan, pag-serve nila, dapat may kasama na silang police na uniformado. Kasi so, my line of questioning will lead to the fact that these people are lying dahil sa kanilang pagsisinungaling, meron tayong biktima na nakulong. Biktima na, biniktima pa for the second time. Kasi nga po, Mr. Chair, yun yung gusto kong matumbok dito na yung Camilon family, they were victims. Pumasok sila, mali yung procedure na ginamit nila. Hindi Camilon, Vicente. Sorry. Vicente. Itong Vicente family, excuse me. Mali yung procedure. Kahit na sino ba naman, Mr. Chair, nakabonet, may pumasok ng mga tao,
of course, papalag. Magkakaroon ng tulakan. And based of that, ginamit ng mga pulis na ito para kasuhan sila ng... Assault bang ginasuhan nyo? Direct assault to personal authority. Biniktima mo muna nga, winalanghiya mo na yung karapatan nila. Pagkatapos, kakasuhan mo pa, nakulong po sila, Mr. Chair. Nagpiansa lang sila. In fact, ako mga nag-abono ng piansa nila. Taawa ko. And then, bakit pagkatapos makulong si tatay, si anak, susundan, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, susundan mo saan yung tatay ko, nakulong ba talaga, totoo ba nasa loob na kulungan. Pagdating po doon sa presinto, pati itong si anak, kinunong! And of course, magsisinungaling to, sabi nila hindi. Kaya nga, doon pumasok yung gusto ko sana, Mr. Chair, ipalay detect to test sila kung sino nagsabi nito to, ito ba ang grupong ito o yung grupong doon sa complaint natin. Pumayag sila, pareho. Nag-lay detect, umatas to, itong mga pulis na ito, nag-go ahead itong mga complainant and they passed. Kaya klaruhin natin na as far as this committee is concerned, and as far as public opinion is concerned, talo na kayo. Kayong mga pulis na umatras. Kahit na, yes, we understand that. It is your constitutional right na umayaw dyan sa lie detector test. Karapatan nyo yan kung ayaw nyo. Pero we are talking here about public opinion. Talo na kayo. Pati sa committee na ito. Mas naniniwala ang committee dito sa proven true lie detector test na hindi nagsiniwaling. Kasi pinag-usapan natin last hearing was your word against their word. So, para to establish kung sino nagsasabi na totoo, chinachallenge namin kayo ng lie detector test. Ngayon, kumasa sila, pumasa. Kayo, kumasa. But later on, umatras. Hindi namin kini-question yan. That's your constitutional right. But, as far as this committee is concerned, nakikita talaga namin, hindi naman kami, kahit kayo, police kayo, kung if you were in our shoes, kung kayo ang membro, chairman ng committee na ito, sino papaniwalaan nyo? Yung nag-volunteer ng lie detector test? Pumasa? O ito nag-volunteer tapos umatras? Honor pagdating sa Pilipino. Pag sinabi mong, yes sir, magpalay detector test ako, tapos later on, atras ka, malaking bagay yan. So sa ngayon, as far as this committee is concerned, ito, impression of this committee favors the accused talaga. Ito mga pumasa sa lie detector test kayo, dadalawang isip kami sa inyo, maniniwala dahil nga, umatras kayo. So, yun lang kasimple. Kaya dapat, huwag kayong padalos-dalos. Huwag kayong padalos-dalos sa ginagawa ninyo. Hindi maganda yung ginawa niyo na pumayag kayo sa umatras. Again, as I've said, it is your constitutional right. Hindi namin kayo pwedeng pilitin. Pero, sino ngayon ang talo? Kung totoo sinasabi ninyo, kahit na sabihin nyo totoo yung sinasabi nyo ngayon, talo na kayo from the start. Dahil nga, umayaw kayo, umatras kayo sa lie detector test. Ito ngayon sila, halimbawa, granting lang, very remote possibility na nagsinungaling sila, pero pumasa sila sa lie detector test. Granting lang, granting na nagsinungaling sila. Hindi ko sinasabing nagsinungaling sila. Pumasa sila, hindi sila umatras. Kanino maniwala ang tao ngayon? Di ba? Sa kanila. Proven sila na hindi nagsinungaling. Dahil wala silang rason na umatras. Kasi alam lang, nagsasabi silang totoo. So ngayon, ano na ngayon ang tingin nyo sa sarili nyo kapag ganun? Yeah, go ahead. Mr. Chair, I think it's not a question of public opinion. I think it's a question of these people doesn't have respect dito po sa Senado. I'm just citing public opinion opo. Kasi lahat tayo marami yes, nagsusubaybay dito, Mr. sa ating hearing. I agree with pero you. Kasi, the legal aspect is beside yeah, that kasi issue. Mr. Chair, kung matatandaan mo,
In fact, we waited for several minutes, almost half an hour or so, na binigyan natin sila ng pagkakataon, makausap yung counsel, yung lawyer. Nag-usap-usap sila dyan banda. Hindi natin sila pinilit, Mr. Chair. Walang pumilit sa kanila. Silang kusa nagsabi, yes, inulit mo pa ata yun, if I'm not mistaken. Are you sure, sigurado ka, etc., etc. Maging si Senator Tolentino, if my memory serves me right, ganun din. Walang pumilit, and they said, yes. And then yung kabila, Vicente family said, yes. Now, pagtalikod dito, they said, no. Para sa akin, panluloko yun. Pambabastos yun sa Senado. Kasi kung ayaw naman talaga nila, alam nila na ata sila later on, sana dito pa lang, nag-no na sila. Hindi naman sila pinipilit eh. They know in their hearts. They know that, Mr. Chair, na paglabas dito Senado, mag-no sila. Alam na nila yun. Kailan dito, sa harap natin at sa harap ng publiko, pinalabas nila na sila ay mag-yes sapagkat wala silang tinatago. Yun yung point ko do, Mr. Chair, na para wag na silang tularan, dapat magpa-ipa-showcase sila later on kung bakit hindi sila ma-cite in contempt. Kasi they could have just said no. Hindi natin sila pipilitin, Mr. Chair. Remember? Kung sinabi lang nila no sa atin, tapos na usapan. Move on tayo sa ibang topic. But they said yes. And the kabila said yes. Yun lang po yun. And now, Mr. Chair, may I request next time yung RD siguro, patawag natin, or maybe yung si Chief PNP, if we can request, or si administration ng PNP, yung higher hierarchy. Para nakakasama na loob kasi, Mr. Chair, may kita po ng mga biktima at may kita po ng mga iba pang biktima nila in the past. Mamaya magpapakita kong video na meron pa sila ibang biktima. At kumbaga, parang gumawa ng kalokohan mga ito, nakalusot na naman, at nakulong pa yung mga katulad namin mahirap. Yes, we will do that in the proper time. Buti pa Mr. Chair yung mga ibang PD at RD na nilapitan ko pag ni-relieve all the way. Marami na po ako na pa-relieve na mga chief of police na I went to the PD and RD na relieve all the way. Ito ni-relieve and then binabalik din at nagbigay lang ng rason na para sa akin very shallow, flimsy yung reason. Comsec, pwede ba natin i-play yung video na meron dalawang witnesses against the Bonnet Gang? It has nothing to do with the Vicente case. Ito yung previous case na involved na naman itong grupo. Recidivist eh. Alam nyo, Colonel Arnedo and Colonel Apolonio and kayong tatlo. Marami yung kaibigan ng mga polis. My father was a member of the Philippine Constabulary. And I trust you that. My uncle, General Alexander Aguirre, is a policeman. He was a general. Pero ito nga nakakalungkot. Dahil sa mga pinanggagawa ninyo, yung mga accomplishment ng kapulisan natin, nabubura eh. Akala nyo ba ngayon? Sige, lusot kayo. Siguro sa mga followers ninyo, kung sino man yung mga taong naniniwala sa inyo, lusot kayo. Pero sa taong bayan, hindi kayo nakakalusot. Believe me, I've been doing this for so many years. Kaya masama ang loob ko ngayon dahil nakikita ko yung klaseng injustices na natatanggap ng marami din kababayan, iba't ibang klaseng kawalang hustisya sa kamay ng mga pulis. Makailang beses na po ako, Attorney Bernardo Sir, nakainkwentro na pagpulis po ang may kaso, ang bagal po ng hustisya. Ang bagal ng hustisya. Daming proseso. Samantalang pag ordinary mamamayan, wala nang proseso-proseso. Kulong na agad. Pakita po natin yung isang video.
Tama ho ba? Nakabonet po sila? Lahat po sila. Nagpakabonet po sila lahat. Ang lalaking tao nila. Ang dami nila. Sobrang... Ilan po nung sumugod po sa inyo ilan? Marami po sila. Kasi naglalakad lang po sila eh. Ngayon ho, ano ho, meron ho bang dalang waran? Wala pong ganun, wala po. Ini barangay nga po, wala silang kasamang barangay. Wala rin pong ano, barangay, wala rin ganun. Kung wala rin pong waran, wala po talaga as in. Colonel Arnedo, ibang kaso yan. Hindi sa kaso ng Vicente case. And alam mo, Colonel Arnedo, inconsistent ka kanina, tapos ang masakit sa akin, pinagluloko mo itong Senado eh. Sinabi mo na walang warrant kasi nagki-casing. I mean, ano sinabi mo ulit? Sorry? Validating, Your Honor. Hindi, meron ko pa isang sinabi na word. Yan lang, Your Honor. Hindi, validating. Meron ko pa sinabi na sabi mo ano, walang warrant dahil aside from validating, meron ko sinabi na ano word. Para covert operation. Covert. Yes, Your Honor. Sinabi mo covert operation. So, para mailusot mo yung hindi na sila kailang magsuot pa ng body cam, na kailang magsuot sila sa bonnet, you use that word covert para mapagtakpan mo yung kawalan sa procedure na hindi na rin kailangan ng barangay. Di ba? Ginamit mo yun eh. Akala mo mautakan mo itong Senado. No, Colonel, huwag kami. Kasi, and then later on, nung nagbigay sa iyo ng leading questions, si Chief Bato de la Rosa, our Honorable Chair, ah yes, may warrant yan. Nasa warrant, kaya lang hindi namin dala. You see, pinaikot mo kami. Covert operation, and then ngayon, may warrant pala, hindi lang dala. So kung covert operation, hindi na nga kailangan ng barangay. Kung covert operation, pwede nga bonnet, tama? Kung covert operation, maski wala na ngang body cam. Pero tatanungin ko si Attorney Bernardo, for the sake of argument, covert operation, Attorney Bernardo ng NAPOLCOM, kailan ba mag-bonnet ay body cam? Hindi. Your Honor po, kung tutukuyin ko yung sinabi po nila, kung sila ay merong covert operation or validation, this is a planned activity. Kaya dapat dala nila yung warrant of arrest. Kasi nga kung ginayak nila yun, pangalawa, dapat nakalagay yun sa logbook na meron silang operation. Sa information po namin, hindi naman nakalagay na magsaserve ng warrant. At meron lang silang titignan. Kaya hindi rin tutugma. Pangalawa, kung yung sabi nila na meron silang service ng warrant of arrest, eh hindi po sumunod talaga sa proseso. At kung titignan po natin, eh doon sinabanggit nyo pong command responsibility, kung merong ganung infraction, dapat nagkaroon na ng proseso na aalamin saan sila nagkulang at ano ang nangyari. Yun naman yung sana pinakikiusap namin sa Chief of Police. Dapat po, yung pagsusuot din ng bonnet, natukoy din po natin nung nakaraang hearing yan, kung talaga magsaserve ng warrant, gaya ng sabi nila, dapat meron namang kasamang nakaupo uniformadong tao. Kailangan magpakilala muna. Kung sakali mang ang sabi nga raw nila, baka meron pang masamang mangyari doon. Kaya hindi nila isinama kagad yung pulis. Yung mga bagay po ng yun ay dapat ay mausisa rin. Pero hindi namin po pinahihintulutan na yung normal operation ay nakabonet. Kaya nga po, Attorney Bernardo, para mapagtakpan nitong si Colonel Arnedo yung mga pagkukulang nila from serving the warrant, bumuelta siya sa yung nagki-casing daw. Kahit rin po magki-casing dapat dala na rin nila yung warrant of arrest. Kasi nga, yun yung kasama sa mga gamit nila na para makapagpatunay na lehitimo yung kanilang casing operation. Kasi operation pa rin po yun. Nakaplano pa rin yun na
Meron pa rin documentation din po dapat yun. Dala dapat nila yun. So in short, Attorney Bernardo ng Napulcom, meron talagang infraction doon, meron talagang mga lapses doon. May mga procedure na na-violate. Offhand po, mukhang meron pong, kung babasihan po doon sa pagsiserve ng warrant of arrest, meron pong kulang. Kasi nga, kung wala silang body-worn camera, ang sabi po ron sa Supreme Court kahit na covert operation, ang sinasabi nito. Hindi rin po kasi, ang narinig ko nung nakaraang meeting, magsiserve sila ng warrant. Dapat meron silang motion sa husgado kung wala silang body-worn camera na hindi nila maisaserve na walang okay. Body-worn camera. So kayo pong testigo, Attorney Bernardo, na merong nagsisinungaling sa kanilang dalawa, between the colonel and these three. So it's just a matter kung sinong pipiliin ni Chief Bato de la Rosa, kung sino sa kanila ipapakontempt ngayon mismo. Kasi nga, kayo pong testigo, sabi nila they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, at Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nagkikasing lamang. So, clearly, may nagsisinungaling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Tama ba, Senator Bato? Yes, in order, it doesn't take Attorney Bernardo to decide kung sino sa kanila nagsinungaling. It's better na pakinggan natin kung sila, kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Kasi, Chairman, Mr. Chairman, you know, very clear na dito, established na rito na nung last hearing, we were all here, at sinabi nila they were serving warrant, remember? And meron silang hawak na warrant. Yes, sinabi nila. Sinabi nila. Pero hindi nila sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant, ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayong warrant? No, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, magsiserve po kami nun. Pero hindi... Ano isiserve niyo kung wala kayong dalang warrant? With due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented from... pag-alis namin, actually po planned operation dahil po pinlano po namin yon, naka-logbook po yon, naka-blatter. Naka-blatter? Nalalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Saan yung blatter? Saan yung blatter yan? Okay, Mr. Part Chair, po yun sa mga sinabit okay, namin na ayan na naman, ayan na naman, Mr. Chair. Palagi na dudulas, mag-serve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay... nagki-casing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali. Hindi, I'm not talking to you, sir. Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant. They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple yes. English. They were serving the warrant. So, merong hawak sila so, warrant. So, saan ang warrant nyo at that time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your dala po PD. Ng warrant officer ko, Your Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala. Pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa sinong warrant officer nyo the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant ng time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsiserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo magsiserve kung walang warrant? So, dala-dala niyo warrant? Dala po namin, Your Honor. Bakit sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Bakit mo sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. Sabi mo, walang warrant. Sir, based dun sa report, sir, pagbabalidate nga sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, si, which is not part of the validating team. Yung si nga, Chief dapat pinintindin nyo kasi, Tito Tulpo, na ang may hawak ng warrant, yung warrant officer. Ay, sir. Sila, intelligence officer, nagsusurveillance sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kaya si pag-serve ng warrant, siya na magsiserve ng warrant. Yes, Your Honor. Entindihan ko kayo.
Naiintindihan ko kayo, yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga, magsiserve ka ng warrant. Alangan naman, magsusurveillance na kayo uniforme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung naka uniforme. Ganun lang yun. That's a one. Mahirap yung ako. The worst thing na sabihin sa akin, binibaby ko kayo. Ito sa Senado. Ah, kaninong komite, pinakamarami na contempt na police at saka mga witnesses. Ako. Kaya wala akong pagkaalam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasin kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang yain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, porque na kayo, dati akong police, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na police dito sa Senado. Ako ang pinakamarami. Pero record shows also, kapag nakita ko na ang police ay totoo ang sinasabi, ay by all means, dipinsahan ko rin yung police. Di ba? Bakit naman wawalang hiyain yung police kung dapat hindi dapat wawalang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk-outan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako lang one. I am trying to be fair here. Wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong chief PNP, ang dami ng police minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na masyadong kinakawawa yung police na dapat hindi naman kakawawain. Mayroon na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize. Para sa inyo, nakakilala sa akin. If you know me, you will really know me. Ang hindi ko lang matanggap-tanggap, for the record, na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw kong mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko gaano kahirap maging pulis. Ha? Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respeto.
Tuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, eh dapat talaga may kalalagyan kayo. Kayong mga abusadong pulis. Dahil niyuyurakan ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo. Hindi yun dapat, hindi kayo dapat magiging pulis. Pero my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong pulis. Hanggat sa Kwan, Vicente. Doon sa? Okay. Proceed muna tayo sa... Ha? Ay, sorry, Your Honor. I would like to... recognize the presence of Senator Robin Hood Padilla. Your Honor, thank you for coming over. Salamat for coming. We proceed to Camilon case. Major De Castro, andito ba? Yung driver mo na si Pagpantay. Papuin yan dito. Ikaw, PD, pwede ka na umalis dyan. Major De Castro. Mag-out muna kayo. Kayong dalawa. Please raise your right hand, sirs. You swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation. Yes, sir. Thank you very much. Please take your seat. Girlfriend mo yung missing na beauty queen? No, Your Honor. No? No, sir. Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Under oath ka ba? Ayaw ko mag-contempt ng tao dito. Tapos baka mamaya i-contempt kita. Under oath, sir. Under oath. Ha? Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Saan yung parents? Hindi niya girlfriend si... yung anak nyo na missing? Girlfriend po, sir. Girlfriend? Girlfriend po, na late na lang din po namin na nalaman noong nawawala na po yung kapatid ko. Na girlfriend niya? Opo. Bali, October 12 po nawala yung kapatid ko. October 13 ko po nalaman na magkasintahan po sila. Nang dahil po dun sa kaibigan po ng kapatid ko. Na nag-open po sa amin po ng lahat.
So ano palang relasyon ninyo? Again, you're under oath, ha? Yes, sir, opo. Under oath ka, iho? Yes, sir. Wala po, sir. Hindi po kami magka-relasyon, sir. Bakit? Sabi mo hindi mo siya girlfriend? Hindi po talaga, sir. Tapos nawala na lang. Wala po kami relasyon, sir. Makikita naman yung sir sa mga affidavit nila, sir, na wala naman sinasabi na kung sino ang karelasyon. Anak ng baka. Wala kaming relasyon, sir. O wala na silang relasyon? Nagsisinungaling siya, sir. Paano ka nakasuhan kung wala kang relasyon? Yun ang allegation nila, sir. Ako daw po yung boyfriend. At ako daw yung nagregalo ng sasakyan, sir. Pero may mga affidavit sila, sir, na hindi nila alam kung sinong boyfriend. Ang sabi nila ay yung sasakyan daw ay binili. Yun lang, Your Honor. NBI, na-establish ba niyo na girlfriend niya yun? Yes, Your Honor. PNP? Jack Malinaw? Yes, sir. Based on the statements given by the witnesses, sir, may relationship si Anna. May relationship? Yes, sir. So, nagsisinungaling ka sa harapan ko? No, Your Honor. Ha? Hindi po, sir. Anak ng tinaw. Anong basis niyo, NBI, na kapag sabi na girlfriend niya si yung nawala? Mr. Chair, Your Honors, may sworn statement po kami nung close friend ni Catherine Camilon in the person of Vanessa Baracchio. She is an incumbent municipal councilor Basista, Pangasinan. So you are an investigator? Yes. Criminal investigator ka na NBI? Yes, Your Honor. Yes, Mr. Do you believe na girlfriend niya based on the affidavits na nakuha niyo? Affidavits? Aside from the affidavits, we have photographs of Major De Castro and Camilon displaying affection. Mr. Chair. Jack Malinaw. The same thing, sir. We also have the statements and supplemental statements of Miss Vanessa Baracchio and also the screenshots of the pictures of the two individual displaying affection, Your Honor. Why I don't cite you in contempt before this hearing, before this committee. De Castro. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Wala yun po lang. Kaming... Totoo lang sinasabi mo? Yes, Your Honor. Ha? Wala kang ebidensya na hindi kayo boyfriend? Hindi mo siya girlfriend? Wala kaming relasyon, sir. Wala. Wala kang relasyon? Wala po. I am not satisfied with your explanation. Ginoong Tagapangulo, iminumungkahi ko po sa ating komite na ma-cite in contempt si Ginoong De Castro. I so move, Mr. For lying. Chairman. Opo. For lying before this committee. There's a motion to cite in contempt Police Major Alan De Castro for lying before this committee, for not telling the truth. Any objection? Hearing none. The motion is approved. Kumsik. You take usa. You take physical custody of this Major De Castro. Magbantay. Yes po, Your Honor. Anong papel mo sa kaso na ito? Wala po, Your Honor. O bakit nandito ka kung wala kang papel?
Sinabinahan po ako, Your Honor. Ha? Sinabinahan po ako, Your Honor. Bakit ka sinabinahan? Dahil sinasabi po nila, Your Honor, na driver daw po ni Major De Castro ako. Driver ka ni De Castro? No po, Your Honor. Ano kanya? Ang actually, Your Honor, driver po ako ng pamilya po nila. Driver ng pamilya nila? Yes po, Your Honor. Paano, NBI, paano na-implicate ito si Pagpantay? Sa ngayon, sir, wala pa kaming sufficient evidence against him. So, hindi ito nakasawan? Ang nag-file po ng kaso, Mr. Chair, is the CIDJ, the PNP. Yeah, malinaw. CIDJ. Sir, it was established his participation, sir, when our two independent witnesses saw him supervising the transfer of a unconscious woman, duguan ng ulo, ng isinakay from a red CRV into a from a Nissan Juke to a red CRV. He was identified vividly by the witnesses because tinutukan nga sila, sir, nung dalawang witnesses namin, tinutukan niya ng barel. Anong ginagawa nito? Umalis na kayo dito. And based on the recollection, sir, ng mga witnesses, nandun naman sa statement nila, meron siyang tattoo sa dalawang binti niya, sir. Kasi he was wearing shorts during that time. That was the statement given to us. May tattoo ka? Meron po, Your Honor. Meron? Meron po. So, confirm yung sinabi ng witness? Hindi po, Your Honor. Pero, inaamin mo na driver ka ng pamilya ni... Yes po. ...Di Castro. Yes po, Your Honor. Ang dinideny mo is hindi ka driver niya. Yes po. So, he is a member of the family. So, pwede ka rin mag-drive sa kanya. Sa father and mother lang po niya ako nagda-drive, Your Honor. Father and mother? Kung mag-drive man ako, Your Honor, sa kanya, sa mga private na lakad po, for example, mag-aanak sa kasal, mag-aanak sa binyag, sa ganun lang po, Your Honor. So, nagda-drive ka rin sa kanya? Opo, Your Honor. Oh. Isa ka rin sinungaling? Hindi po, Your Honor. Ha? Yes, good, Robin. Ginoong Jeffrey, magandang hapon po. Kayo po ba ni Mr. De Castro, ano po ang relasyon ninyo? Very close po ba kayo na employee-employer? Ganun po ba ang ano nyo? Close po ba kayo? May mga personal kayong mga sikreto na nalalaman tungkol sa kanya? Wala po, Your Honor. Hindi nyo po nakikita? Wala po kayong nakikita? Wala po. Kasi yung driver ko, maraming alam tungkol sa akin. Kaya lagi kong binabantayan yun, ikaw ha. Kayo, wala pong ganun. Wala po. Sabi niyo po kanina, meron kayong mga private na lakad. Doon lang po, Your Honor, sa Hindi niyo po nakita kailanman yung pinag-uusapan po natin na dalaga na nawala. Hindi niyo po nakita, hindi niyo po nakilala. Hindi po, Your Honor. Walang pagkakataon? Wala po. Pero alam niyo po yung kasong ito? Opo, Your Honor. Nung nalaman niyo po yung kasong ito, ano pong naramdaman po ninyo? Agad ko pong pinuntahan si Major De Castro po sa bahay nila para po alamin kung bakit po nandun po yung pangalan ko, nakita ko po sa TV. Tinanong din niyo po bang si IDG bakit kayo identified? Hindi po, Your Honor. Wala po kayong abogado na nakipag-usap sa CIDG? Nito na lang po, Your Honor. Dati po, nung una po, nung ang tanong po kasi ninyo is dati po, nung nalaman ko po ano pong ginawa ko. Eh, nung pahuli po, nung nasampahan na po kami ng kaso, attorney ko na po. Kumuha po ang attorney ng parents ko. Wala po kayong nangyaring pagpapaliwanag sa CIDG? Hindi po kayo nagpaliwanag sa kanila? Kinausap po ako ng lawyer ko about po dyan. Pinili ko pong manahimik po. Pwede naman daw po ako magbigay ng salisay at pwede pong manahimik. Mas pinili ko na lang pong manahimik, Your Honor. Mas pinili niyong manahimik? Opo, Your Honor. Alam niyo po kung gaano kaseryoso yung kaso? Opo, Your Honor. Alam niyo po ang pwedeng maging sintensya din ninyo pag accessory kayo sa ganitong klaseng krimen? Opo, Your Honor. Ayun. Mas gusto niyo pong tumahimik kaysa ipagtanggol ang sarili po ninyo? Your Honor, kasi po nasa piskal yan na po ang kaso namin at ano na po sa bitid for resolution na po. Kaya mawalang galing na po, mataas po ang tingin ko po sa inyo
So, sigado na lang po ako magsasalita. Hindi, okay lang naman po yun. Karapatan niyo po yun. Nagsasalita ka ngayon dito eh. Yung pinapakinggan ka nga namin eh. Nagsasalita ka eh. Ang lahat po dito ay may boses. Wag po kayong mag-alala. At kami po naman ay nagbibigay galang din sa judiciary, siyempre. Pero siyempre po, ito po ay kaso dito sa aming komite. Kaya gusto din po namin, kung ano lang naman po yung gusto ninyong ilahad. At kasi kami din po, gustong-gusto din namin malaman kung ano yung nangyari. Kasi hindi naman po magandang pangyayari ito na isang pulis ay involved sa, allegedly involved sa pagkawala ng isang dalaga. At alam niyo naman po siguro palagi ang sitwasyon, ano? Kapag kaganyan na ang naiipit sa ganito, kayo. Alam niyo po ba yun? Na maaring kayo ang maipit dito sa dulo? Opo, Your Honor. Okay lang po sa inyo. Pwede po kayong humingi sa amin ng pribadong pag-uusap ni General Bato, ni Senator Bato, kung gusto niyo pong makipag-uusap sa amin. Kasi ang ayaw po namin dito ay kung sino yung taong maliit, yun ang napapahamak. Kasi laging pong ganyan sa atin eh. Laging meron tayong fall guy. Kawawa naman. Kaya kung gusto niyo pong makipag-usap sa amin ng pribado, handa po kaming makinig sa inyo. At tingnan po namin kung paano kayo matutulungan. Dahil sa amin po, ayaw namin ang laging napapahamak yung maliit na tao. Kasi pagka ganito, huwag naman sanang umabot na kayo ang aming tigapaamin. Yun ang mahirap eh. Kasi ganyan ho eh. Kawawa lagi. Sana po, magkaroon po kayo ng lakas na loob na makipag-usap sa amin. Handa po kaming makinig, Senior Jeffrey. Yun lamang po, Chairman. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Hood Padilla. Anyway, yung kaso ninyo eh, andyan na sa korte. Mayroon kayong gustong sabihin na mga pamilyang Camelon? Mayroon kayong gustong ipaparating sa kanila? Ang lagi lang ko namin, sir, na hinihiling ay malaman ho namin talaga ang totoo sa kung ano pang po ang nangyari sa aming anak. Dahil limang buwan na ho namin siyang hindi alam. Dahil wala nga hong nagsasalita sa kanila. Dahil kagaya po ni Magpantay, siya po yung sinasabi na kasama na maglipat nung sinasabing babaeng duguan na sinasabi yun ng aming anak. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa loob namin bilang pamilya. Hanggang ngayon, wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Kahit ho lumabas yan. Dahil nung una ho, nawala yan eh. Nung una hong labas na kasali siya, kasama siya sa kapangyari ho sa pagkawala ng aming anak. Nawala ho siya. Parang tumago, tapos nung naglapit nga po kami kay Senator Rafi Tulfo sa kanilang programa, makailang hindi ko ho alam kung may linggo o inabot ng buwan, bigla ho siyang lumitaw sa Balayan Police Station na hanggang sa ngayon naman ho wala siyang sinasabi. Pero yun ho ang sinasabi ng mga witnesses po ng CIDJ na siya yung nakita na nagmamando ho doon sa mga tao na naglilipat ho doon sa babaeng duguan. Sir, hindi ho namin alam kung ang babae ho bang yun ni talagang ang aming anak. Kailangan ho naming malaman, kailangan ho naming maintindihan kung nasaan ho ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Wala ho ang, hindi ho namin alam kung nasaan. Mahirap ho sa amin pero pinaglalabanan ho namin dahil kami ho'y naasa na magkakaroon ho ng linaw ang aming problema na ito. Hanggang sa umabot na nga po dito sa Senado ang kaso na ito. Kaya nahingi ho kami talaga sa inyo ng tulong. Kung paano ho namin malalaman kung nasaan ho talaga ang aming anak. Oh, Magpantay. Hindi ka ba na konsensya sa naramdaman ng ina ng babaeng nawawala? Ikaw ang tinuturo na nagbitbit ng sugatan na babae.
eh kung saan naman yung babae niyo ngayon, kung ikaw yung talaga nagbitbit, tulungan niyo naman, may balik yung katawan na, na doon sa pamilya. Kawawa naman yung ikaw, eh pamilya ka rin eh. Hanggang kung ikaw ba may mamamatay na tao na membro ng pamilya, tapos hindi may balik yung labi, mapapalagay ka kaya? Siguro hindi ka mapapalagay, di ba? So ikaw tinuturo ngayon, alam mo kung saan yung babae na bit-bit mo na duguan? Kung nasaan na ngayon? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam? Hindi po ako yung nakita ng dalawang witness, Your Honor. Hindi ikaw? Yes po. Anyway. Yes, go ahead, Senator. Baka hindi naiintindihan ni Mr. Magpantay na civilian po kayo, no? Opo, Your Honor. Hindi po kayo polis, siyempre, maliwanag. Alam niyo po, kami po ni General Bato, ni Senator Bato, ako po ay dating bilanggo at si General Bato ay dating direktor sa Bilibid. Opo. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo, yung mga kasong ganito, nakarumal-dumal laban sa babae, at pag kayo po ay nakulong, kayo po ay napatunayan na nagkasala at ginawa niyo po ito, at kayo po ay walang proteksyon, medyo mahirap po ang magiging sitwasyon niyo sa Bilibid. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Dahil sa Bilibid, may mga kaso po na yung mga kaso na yan ay kahit na bilanggo yan at mga kriminal, pero pag pinag-usapan dyan ang rape, yung ganitong klaseng kaso, eh may paglalagyan po kayo sa loob. Kaya ang akin pong mungkahi sa inyo, Sir Jeffrey, baka wag na po tayong umabot sa contempt din, baka gusto niyo po kaming makausap. Handa po kaming makinig sa inyo, Sir Jeffrey. Pag-isipan niyo pong mabuti, kasi baka hindi niyo po nalalaman na kung gaano po kabigat ang maipapatong sa inyong kaso. Wala po kayong proteksyon na mangyayari dito. Hindi po kayo katulad ni Sir De Castro. Na yan, pulis yan. Pag yan, nakakulong. Definite yan. Meron niyang proteksyon sa loob. Kasi may mga pulis din doon na nakakulong. Merong building na kukuha dyan. Sa inyo, wala. Pag-isipan niyo pong mabuti. Pag-isipan niyo pong mabuti ng 10 beses, pag-isipan ninyo, makakatulong kayo ng sa pamilya na kawawa naman ang pamilyang ito. At tayo makakatulong sa kanya. At kami makakatulong sa iyo. So are you willing na mag-executive decision sa aming dalawa ni Senator Rubino Bradley after this? No po, Your Honor. Wala po kasi po ako, Your Honor, ititestigo po. Ha? Wala po akong titestigo laban kay Major. At wala po akong alam tukol sa babae. Ibig ko sabihin ba, gusto mo bang makipag-usap sa amin mamaya, afterwards? Pwede po, Your Honor. We're offering you or... Pwede po, Your Honor. Pwede po. Gusto mong makipag-usap sa amin? Pwede po. Mamaya, pag adjourn namin natin dito, mag-usap tayo. Opo. Ha? Yes po, Your Honor. Ayun, makita mo yung parents, oh. Kawawa. Ha? Sus, papalayo lang. Huwag sana mangyari rin sa akin. Knock on wood. Hirap yung ganyan na mangyari sa atin. Yung globe. Kaya kayo pinatawag namin dito dahil nga merong kayo ba? Merong as NBI? Merong kuha ng NBI? Merong may warrant kayo to disclose computer data? Computer data? Yes, sir. Meron Mr. kayo? Anong binigay, nagbigay, nag-comply ng globe? Not complete, sir. Partially, sir. We have, the globe telecom already submitted as the call logs and the SMS logs, yung text messages logs, sir. Yung, logs? Logs po. Yung mga oras po at saka yung lugar kung saan nagkaroon ng mga text exchange of text messages between Major Alan De Castro and Catherine Camilon on the night she disappeared, Mr. Chair. So, meron na silang binigay?
Meron na po. Ang wala po, sir, sana na hiningi namin ay yung content ng text messages, yung SMS po. Kasi doon po namin malalaman ano ba yung mga nagiging usapan along the way. Again, we will hear from Globe. What's your position on that? Ang binigay lang doon ninyo, mga call data records, and again, yung content ang kailangan. Kaya kayo binigyan ng warrant to disclose computer data. Yes, magandang hapon po, Mr. Chairman. As disclosed by NBI, we complied with the warrant to disclose computer data. Ang binigay po namin ay mga lahat ng data nasa sa aming posisyon. Lahat na pwedeng ibigay na aming kinokolekta. As far as content of text messages, yes, we sympathize actually with the parents and the victim. Actually, we deeply sympathize with them. But ang katotohanan at gaya ng nasabi ko nung isang hearing, katulad ng isang kasong ganito, ay hindi po kami nag-store ng text messages. Maraming kadahilanan po yun. No? Isa, financial, technical, and legal. Sa financial, napaka mahal po na magkaroon ng storage ng mga text messages na million, actually billion, dahil tayo po ang text capital ng mundo. Napakadami po yan. Pangalawa, sa technical naman, is it will actually slow down the network. And then, there's even doubt if we can procure equipment that will intercept messages from the sender to the receiver. Kasi po kami para lang po kaming yung postal agency. We deliver itong mga messages from the sender to the receiver. We do not store, we do not copy those messages in our system. So ganun lang po ang amen. Pero gaya ng sabi ko, actually there's a way of getting the content either from the cell phone of the sender or from the cell phone of the receiver. Meron pong digital forensics na tinatawag na ma-recover yan. Actually, after that hearing po nung nakaraan, nalaman ko po nga actually kahit ma-delete or ma-restart, pwede pa pala po ma-recover yung content po ng cellphone na yon. So ganun po. And so andyan bang cellphone nung biktima? Wala sir, kasi dala po nung Catherine Camilo the night nung she disappeared. Nawala siya. Nawala na rin po yung signal after that. Yung cellphone nung biktima. Akusado. Nakuha niyo? Number lang sir. Number. Apo. Yung physical mismo na cellphone. Wala po. Kayo Jack. Nakuha niyo? Negative sir. Cellphone unit, negative sir. May pag-asa pa bang ma-recover yun? What do you mean sir? Sa victim sir o yung kay Major De Castro? Yung kay Major De Castro? It was all the time in his possession sir, yung cellphone number niya. But yung... Kahit na dinilit na niya yung mga laman noon, ma-recover pa rin. Yes sir. Sabi yes, ng sir. Globe. At saka yung ating... anti-cybercrime group, may capability niyan na ma-recover yan. Pati NBI, kaya nilang ma-recover yan kung nandyan lang yung cellphone. Wala sa possession namin, sir, yung cellphone ni Alan. So that would be subject of your further undertakings as investigator? Yes, sir. What we have, sir, yung number niya before, yung official number niya being a member of the Batangas PNP. Yun lang, sir, ang ano namin. Yung ginagamit nila sa correspondence nila between Camilo and De Castro, yun ang nandoon yung source. Yes, sir. But based on the reply of the Globe, sir, hanggang doon lang sila sa ano, walang content. So the ganun same lang, thing, sir. Pangalawang hearing ko na to na ganun ang explanation ng Globe. Kaya, yung explanation mo na financial, technical, matanggap ko yon. Pero kung you will go further beyond, sabihin mo may legal impediment para sa inyo, para i-disclose sa amin yung computer data, because the court is not
foolish enough to issue that warrant kung may nababayolin siyang batas. Sabihin nyo, yung Data Privacy Act, mababayolit ninyo. Tinanong na namin yung Data Privacy Commission kung nababayolit ba ang Data Privacy Act. No, hindi nababayolit ang Data Privacy Act kung i-provide ninyong contents. Kung technically, capable kayo. But you are not legally impeded to disclose that computer data. Kahit nga, kasi nga, mayroong warrant eh. Issued by the court, competent court. So hindi nyo magamit yung rason na legal. Siguro yung financial, mayaman ang Globe. Hindi pwede matanggap yan. Yung akin lang tatanggapin dyan na rason is technical. Yung technical capability, o technological handicap. I may explain the yes. regarding legal considerations, Mr. Chairman. If we are to store text messages, we are in fact intercepting correspondence between private individuals, which is under constitution, protected by the constitution. We will violate the Anti-Wiretapping Act because under section 1 of 4200. Ito nga, binigyan kayo ng warrant ng korte na warrant to disclose computer data. May warrant yan, covered by warrant. Ibig mong sabihin, hindi nyo susundin yung court order dahil mabayalit yung batas? No, Mr. Chair. If we have that data... If you have that data, yes, are you willing to give that to... Yes, of course, we will. Of course. Yes, we cannot violate a court order, Mr. Chairman. We cannot. Yes. As long as we have that precisely. Data. Yes. Okay. So kung meron man lang, kaya nyo ibigay. Pero ngayon, wala talaga. So wala kayo may ibigay. So simple as that. Director Andres Castilla ng legal ng NTC DICT. Nandito ba? DICT. Department of Information and... Attorney Michael Santos, DICT. Yeah, but please, take your seat. Okay na. Doon muna kayo sa likod. Attorney, as far as you, ilang taon ka na dyan sa DICT? Sir, Your Honor, sa National Privacy Commission po, 7 years po. Saan ka? National Privacy Commission po. National Privacy Commission. Ah, hindi ka pala sa akin. National Privacy Commission. Yes, Your Honor. So, ikaw ang pinadala ng DICT? Ng Privacy Commission po, in behalf of DICT. Settled naman yung issue about privacy. Yes, sir. Di ba? Very clear naman yung last hearing, yung previous hearing pa, na wala kayong objection dyan sa data, walang violation ng Data Privacy Act, yung in-issue na warrant ng korte. Yes, Mr. Chair, as long as it's covered under the cyber warrant, they should disclose. Tama. So everybody agrees with that. Ang akin lang sana gusto malaman from DICT, i-confirm ninyo yung statement ng Globe na hindi nila kayang maibigay yung content ng mga messages. Yan ang gusto ko malaman. Kasi kayo man ng DICT, alam niyo yung capability ng mga service provider. Alam mo ba? Anong masasabi mo dyan? Mr. Chair, we will confer po with our technical colleagues. Yung mga IT po, we will confer with them kung may capability po talaga. Globe, huwag kayong magtampo sa amin. Ha? We just want to, alam mo na, we are investigating here, so we want confirmation from other sources. Ikaw lang naman, isang source ka lang. Yes, Mr. Chairman. I think we should also invite the other telcos, Mr. Chairman. Okay. To confirm if they also have that capability. Yes, to settle the matter once and for all, di ba? Kasi yung palaging issue sa inyo, yung content na hindi nyo kayang ibigay.
problema tayo. So, alas 3 na, tinatawag na kami, magsisisyon na daw kami doon. So, yung Umpad case, Dr. Alcantara, hinahanap ni General, ni Senator Jinggo Estrada yung autopsy ng Umpad case. Yes, Your Honor. I already submitted my autopsy report with the National Bureau of Investigation for compilation. So briefly, can you explain that? So good afternoon, sir. I am Dr. Jan Allen Alcantara. I am a medical legal officer of the National Bureau of Investigation. I'm the one who performed the post autopsy of John Francis Lucero Umpad and the diagnosis or the cause of death of Mr. Umpad was gunshot wound to the chest, sir. And I was able to recover a slug during our autopsy, and I submitted it under on our ballistics division for further analysis, sir. Anong caliber? This is the FILD or the ballistics report of the National Bureau of Investigation. Findings and conclusion. Examination made on the evidence bullet marked NA revealed that it is a deformed caliber 9mm copper jacketed bullet and was fired through the barrel of a caliber 9mm firearm with riflings twisting to the right. Oh, yeah. Yung issue ni Senator Jinggo doon is yung cause of death through gunshot wound talaga. Ang, yes, sir. Ganun ba yun? Yes, sir. Technically. Honor. Kasi may technical description kayo dyan sa findings ninyo. Eh. Meron by asphyxia, ano ba yun? May mga hindi common sa layman. In layman's term, in the medical legal aspect, sir, the cause of death would be hypovolemic shock or massive loss of blood due to the gunshot wound to the chest, sir. Yun ang gusto kong malaman ni Senator Jinggo, yung loss of blood. Yes, sir. Dahil yes, nga, Honor. Matagal daw na-action sa hospital, lipat-lipat pa, kaya namatay. Yan yung gusto. Wala lang si Senator Jinggo dito eh. But as I understand it, yan yung gusto niya i-drive out. Bakit namatay yung bata na buhay pa daw yun nung nangyari. Tapos parang merong hindi kaagad na si kaso ba? Sort of negligence on the part of the whoever. Pero yung police naman kaagad nag-responde, di ba? Sino ba yung kuhan dito? Nagko-cover itong kaso na ito? Anong istasyon ito? Rizal? Ha? Ah, Rodriguez. Rodriguez, baba, di ba Montalban ang pangalan nyo? Ngayon, naging Montalban uli. Hindi mo alam. May batas kami ginawa dito na babalik sa Montalban yan. Oh, hindi pa nyo ginagamit? Hindi pa rin? Oh, you're not following the law. Ang tagal na yun. Tagal na yun. Hindi nyo sinusunod yung batas. Officially, dapat palitan nyo yung Montalban Municipal Police Station. O city ba yan o munisipyo? Oh, Montalban Municipal Police Station na dapat. Anyway, sige lang. Kayo ang nagdala ng bata, di ba? Yes, sir. Trupa ninyo. Anyway, itong particular case ito, kung tutusin, case closed na ito as far yes, as this committee is concerned. Yes, sir. Dahil si Senator Tolpo mismo, congratulated you for your swift action. Yes, sir. Doon sa paghuli ng suspect at saka yung pagdala sa bata sa hospital. Yes, sir. Honor. Yun nga lang, ang gusto lang ni Senator Jinggoy to pinpoint liability. Bakit namatay yung bata na mabilis man yung nadala sa hospital? Yun yes, lang gusto malaman ni Senator Jinggoy. Yes, sir. That is why, sir, the good senator, sir, was
directed the ano sir, the NBI to testify sir the results of the examination sir. So yun po yung purpose doon sir. Pero as far as the incident is concerned sir, tapos na po okay tayo yan. Sir. Oh, yes sir, opo. Alam ko, okay yan. So with that magsisisyo na kami. Kamilon, kung mayroon pa kayong concern, sabihin nyo sa secretariat ha, para matake up natin next hearing. Secretariat, Vicente case, pasensya na kayo, nag-workout si Senator Tolpo. Hindi natin napag-usapan ng gusto. Alam mo na, amin na lang yun. Amin na lang yun, mag-usap na lang kami mamaya. Out na kayo doon. Hindi kayo kasama doon ha. Kami na lang mag-usap mamaya. Ano ako, ha? Ay, suspend lang natin. May Camilon case ba? The hearing is hereby suspended. Thank you ha. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you.